Hi guys! Welcome to my channel. In today's video, isi-share ko sa inyo kung paano magtipid at makaipon ngayong 2020. Kung interested ka, just keep on watching. So without further ado, let's get started. Dati guys, hindi talaga ako marunong mag-ipon. Hindi ko talaga alam kung paano mag-budget. Marami akong ginawa. Nag-research ako at itong mga isi-share ko sa inyo, ito yung mga nag-work at naging effective para sa akin. I-share ko sa inyo ang 5 proven ways para makatipid at makaipon ngayong 2020. So guys, maan din ako sa process. Hindi rin ako marunong magtipid dati, hindi rin ako marunong mag-budget, hindi ako marunong mag-ipon. Kailangan mo talagang dumaan sa process at kailangan mong may sundin na ways para magawa mo ng maayos yung pagtitipid at pag-iipon. I will guarantee you na kapag natapos mo ang video na ito ay magkakaroon ka ng clear mindset at magkakaroon ka ng new vision para sa iyong pagbabudget at sa iyong pag-iipon. Ito yung 5 proven ways na naging effective sa akin at nawa ay maging effective din sa iyo. Una-una sa lahat guys, bago ka magtutong maging budgetarian, may dapat ka munang malaman. Madaling sabihin na magtitipid na ako, pero mahirap gawin kung wala kang paraan na sinusunod sa pagbabudget mo or sa pagtitipid mo. Unang-una sa lahat guys, you must know magkano yung income mo. Pangalawa, alam mo dapat kung ano yung mga pangangailangan mo. At yung pangatlo, alam mo dapat kung ano yung mga wants mo. So, yun dapat mong malaman muna. This is the 5 proven ways. Number 1, kailangan may formula. So, kagaya ng mathematics, kailangan may formula. Kasi ang hirap magtipid kung di mo alam talaga kung ano yung formula. Ito yung standard na formula. Income, 100%. Then, ima-minus doon yung savings na 20%. And then, susunod yung 80% dun sa expenses. Pero yung sinusunod ko, ito yung prosperity formula. Income, babawasin ko dun yung tithes na 10%. And then, susunod dun, savings 20%. And then, yung 70%, dun napapasok yung expenses. Whether malaki or maliit man yung sahod mo, kailangan mong mag-budget. Dahil, sabi nga, ang mapagkakatiwalaan sa maliit ay bibigyan pa ng mas malaki. Dapat yung savings natin guys nakalagay sa isang bangko na talagang hindi natin nagagalaw. Yung hindi natin nakikita na talagang wala sa bahay natin. Kagaya ngayon yung pandemic na dinaranas ng ating bansa at ng buong mundo. So yun guys, dapat yung savings natin is nakalagay sa isang bank account or at dapat ito ay talagang automatic. Mas maganda kung automatic na nade-deduct na lamang ito sa ating mga sahod para hindi mo talaga nakakaligtaan na mag-save every month. Ito yung pangalawang proven ways para makatipid at makaipon ngayong 2020 is dapat may system. Ano nga ba yung system? Maraming mga system pero ito lang yung talagang dalawa na ginawa ko na talagang effective. Unang-unang system is yung garapon system. Ililabel mo yung garapon ng mga bills mo. Kumbaga mga kuryente, wifi, tuition, ganyan. Pero ang sinusunod ko ngayon, yung envelope system. Ano yung envelope system? Ito yung pag-a-allocate mo ng mga bayarin mo through envelope. Actually, ngayon marami ng mga yung money organizer. Pero kung wala ka pang money organizer, okay lang naman. Kagaya ko, ginagamit ko ngayon is envelope system. So ito, bumili ako ng mga envelope. Envelope ng Chinese envelope ba to? Yan, bumili ako ng mga ganito. And then, sa likod niya, nilagyan ko ng mga label. Example, ito. Ayan. May label siya na tithes. Tapos, ito, may kuryente bill, mga ganyan. At yung sunod is yung wifi, ganyan. Or, yung mga gantong way. Ito yung sinusunod kong system kasi nadadala ko siya. Ilalagay ko lang siya dito sa aking wallet at madadala ko siya kung ako ay magbabayad na. So, ito nga yung aking lalagyan. Trust in the Lord with all your heart. Yun yung envelope system na talaga naman na effective na effective. Para yung mga pera mo na nare-receive mo ay na-allocate mo na siya sa inyong mga pangangailangan at mga bayari. Minsan kasi naiisip natin, pag nakalagay lahat sa wallet natin, iniisip natin, ay marami pa naman akong pera. Pero hindi natin alam na mayroon pala tayo bayarin na talagang pag pumunta tayo sa palengke is nakukuha natin yung pambayad doon. So, na out of budget na tayo. Yung pangatlo is written. Ano yung written? Ang written is yung write all
all your expenses every day. Ginagawa ko to at ginawa ko to every day, yung pagsulat ng mga expenses. Kahit maliit man yan or malaki, dapat isusulat mo. Kasi magugulat ka na lang, ang laki pala ng nagastos ko ng araw na to. Para pag mag-inventory ka na, alam mo kung saan ka nag-over budget, ganyan. Yung pangalawa dun sa written is write all your needs. Yon, kailangan isulat mo lahat ng needs mo. For example, sa kusina, groceries, etc. Sa akin, baby needs and yung personal needs ko, yon, nakasulat lahat yon. Para pag time na ng pag-grocery mo, hindi ka na mga nga pa, ano nga ba yung mga kailangan pa? Titignan mo na lang siya, ano nga ba yung mga wala na dito sa mga condiments na to, sa kusina needs ko, or sa personal needs ko, or sa baby needs. Kailangan nakasulat lahat. And yung pang-apat na ways, guys, is discipline. Kailangan ay disiplinado ang iyong utak. Naka-focus ka na ako ay nagtitipid. Nang sa ganun, hindi tayo nag-overspend. Kasi kapag nag-overspend tayo, may tendency na makakapag-utang tayo, masyo-short tayo. At yung pinaka-ayoko dun is yung feeling broke ka na. Ang minimaintain kong discipline ngayon, yung hindi kami bumibili ng mga RTD. Pag i-snack, nag-i-stick lang kami sa aming mga needs. And yung panghuli, yung action. Kailangan i-practice. Mababaliwala lahat ng mga sinabi ko sa inyo, guys, kung hindi nyo ipapractice. Kailangan every day, every week, every month, ipapractice mo. Para sa ganun, maging magaan na lang sa inyo yung pagbabudget at pagtitipid. Diba sabi nga, practice makes perfect, but nobody's perfect. So, why practice? Joke! Kailangan mo talagang pag-aralan at i-put into practice yung mga napag-aralan natin ngayon na pagmamanage ng pera para pagdating ng mga panahon na kagaya ng ganito, ngayon, yung pandemic na nararanasan natin na dulot ng COVID-19 is talagang hindi tayo mahihirapan, hindi natin sisisihin yung ating bansa, wala tayong sisisihin na iba dahil nakapag-prepare tayo. Parang pag-aaral lang yan, nag-aaral tayo ng ilang taon, para tayo ay maging professional, para tayo ay maging successful. Ganun din sa pagtitipid, kailangan din natin pag-aralan every day. Learn from your experiences, guys. Kung gusto mong marating yung nais mo sa buhay, yung nais mong katayuan sa buhay, yung hindi ka naghihirap. Ito yung napakahirap ko talagang i-share dahil ako mismo ay nahirapan. Pero it's a work in progress. Kailangan na talagang magtipid at mag-budget para tayo ay matuto. Para sa akin, proven and effective ways to, guys. So always remember these 5 proven ways. Una-una sa lahat, may formula. Pangalawa, dapat may system. Pangatlo, dapat may written. Dapat sinusulat mo. Pang-apat, dapat may discipline. Pang-lima, kailangan may action. That's it for today's, guys. Sana ay manatutunan kayo. Always remember, God is love. So bear His love always. God bless! So kung handa ka na, siguro sasabihin ng iba, maliit na nga yung sinasahod ko, magbabudget pa ba ako? Maliit na nga yung sinasahod ko, wala naman akong ibabudget. Madaling sabihin na magtitipid na ako. So unang-una sa lahat, guys, you must know, alam mo dapat kung magkano. And this is the 5 proven ways. This is the 5 proven ways. Na number 1 is 5 proven ways para makatipid at makaipon ngayong 2020. This is my 5 proven ways para makaipon ngayong 2020. This is my 5 proven ways and this is my 5 proven ways. So, ito yung system, yung pag magagarapon ka, garapon ganyan. Yung mga ilalagay ko lang siya dito sa akin. Write all your needs. For example, kailangan doon. Nang sa ganun, hindi tayo mag-over budget or overspend. Like the journey, basa dyan,
ay yung feeling broke ka na. Alam mo yun, yung feeling kawawa ka na dahil wala ka ng pera. Dahil wala ka ng budget. Dahil wala ka ng budget. So yun guys. So no, hi again guys.